Itinuturing pa man ding maximum security prison ang Bilibid pero wala naman daw bantay. Yan ang dahilan kaya natakasan ng preso at nakapagpupuslit pa raw ng droga sa pamamagitan ng kondom at kalapati. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Ito ang mga litrato mula sa reenactment ng pagtakas ng Bilibid inmate na si Michael Cataroja. Ipinakita yan kanina sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Sumiksik daw si Cataroja sa ilalim ng truck ng basura noong July 27 ng umaga. Ang ipinagtataka ng mga senador, paanong hindi siya napansin gayong iniinspeksyon ng mga sasakyang pumapasok at lumalabas ng Bilibid. Gumagamit ng salamin sa inspeksyon para masipat ang bawat sulok ng truck. Ginawa naman daw yan ni CO2 Cesar Ellis Habal na siyang nag-inspeksyon noon. Ni nakita ka? Wala po, sir. Umikot ka? Yes, sir. Pero sabi ni Cataroja, walang ginamit na salamin. Kuminit po sa ilalim. Ako, kananinang po. Wala po siyang ginamit na salamin. Si Senator Robin Padilla, hindi kumbinsido sa kwento ng pagtakas ni Cataroja. Aminin mo na talaga, ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga? Total, oh, naiipit pa itong Guardia. Ano ba talaga? Yung totoo? Bakit mo ako ka? Tibay talaga nito, Chairman. Ayaw talaga umamin. Sinubukan ni Padilla na pilitin ang inmate na ikanta ang totoong nangyari pero matigas si Cataroja. Ayaw mong maging witness namin para sabihin mo kung ano yung mga kalokohan dyan. Baka makatulong sa'yo si Senator Tolentino. Baka hindi ka na makasuhan kung tutulong ka sa amin. Para po kayo. Ha? Lumabas din sa pagdinig ng Senado na walang nagbabantay sa maximum security compound nung nakatakas si Cataroja. Meron pa ko na makuwento na may wawala po yung maximum. Yung malawak po nakakakas, nilalawak po nakakabali. Kinukong baraw po eh, minapakinalaw po eh. At nagulat ako, buhay ka pa. Aminado naman ang dating OIC sa maximum security na mahina nga ang seguridad sa Bilibid. Wala na pong SPU and keepers. Wala na pong magmi-maintain ng peace and order sa loob ng maximum. Si Bucor Deputy Director Angelina Bautista ang itinuturong nagtanggal ng mga jail keeper. Pero paliwanag niya, nagtanggal man sila, pwede namang palitan ang mga ito ng Commander of the Guard na hindi naman ginawa. Dahil nga maluwag ang seguridad, nakalulusot hindi lang ang mga preso, kundi pati droga. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., inilalagay na raw ang mga droga sa kondom o hindi kaya ay gumagamit ng kalapati. Palalakihin, tuturuan yung mga kalapati. Maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati. Tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. Para matigil daw ang drug smuggling sa Bilibid, kakailanganin ng Bucor ng mga high-end na equipment. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging gris at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.